At mga kapuso, nako eh, talagang special po ang paparating na weekend para sa aking partner. Kaya bago tuloy ang magtapos ng ating programa, partner, eh syempre hindi namin palalagpasin ang araw na ito para batiin ka sa nalalapit mong ano, birthday. Dalawa ko lang ang kasal. Wala na kapagsabi sa akin ito. Wala, hindi ka surprised. Surprise ka naman. Na-surprise ako actually. Wala kasi, na sa mukha. Oo, di ba lumeron tayong special something para kay Raffy. Wow, okay. Ano, surprise para sa iyo. Eto ha, panoorin natin. Sabi nga nila, sa hinabahaba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. At yan ang napatunayan namin ni Raffy. Baguhan pa lamang akong reporter na magkakilala kami dito sa GMA. Mismo ang boss namin sa GMA News na si Ma'am Marisa Flores ang nagpakilala sa aming dalawa matapos ng matagal niyang pamamalagi sa isang coverage sa Mindanao. Madaling nagkapalagayan ang loob namin at mula noon, best friends na ang aming naging turingan. Mahabang panahon din kaming naging magkaibigan bago niya sinabing may pagtingin siya sa akin. Taong 2010 ang sagutin ko si Raffy at makalipas ang dalawang taon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na namin ni Raffy sa Sabado. Excited na akong isuot ang aking wedding gown. Pero higit dyan, masasabi kong masaya ako dahil hindi lamang katuwang kundi tunay kong kaibigan ang mga kasama ko habang buhay. Marami akong gustong sabihin kay Raffy eh, kasi sobra ko siyang best friend eh. Yun. Naiiyak ako. Naiiyak ka na. Yun. Sobrang best friend ko siya. Tapos, so gusto ko personal yung sasabihin ko sa kanya. Tapos gusto ko rin syempre, siya rin sasabihin niya sa akin. Ganon? Oo, na-surprise ka? Na-surprise talaga ako. Hindi ko alam na mayroon kayong hinandang ganito. Special talaga yan para sa inyo ni Maris. Dahil alam naman natin eh, na talaga marami, nakita namin marami, yung inyong journey up to this very part. Diba, Lou? At alam mo yan, partner, dahil ikaw ang isa sa mga unang nakaalam. Nakasaksi. At ito ha, para lalo pa po tayong kiligin ngayong tanghali, eh, nandito na yung groom. Lou, sino kulang? Ito, akin natin yung bride. Maris! Umali! The soon-to-be Mrs. Maris Umali Tima. Dito ka maling ha? Sino may pakulo nito? Dito sa kabilang, nasa control. Eto, umpisahan natin. Kasi syempre, nandito kayo dalawa. May interview question. Nakabahan ako. Akala ko sa kapit-balita lang to kanina. Hindi, hanggang dito sa balitang hal. Naubusan ako ng laway. Anong nararamdaman niyo? Ayun, I can hear the bells. Oo nga, tatlong araw na lang. Magkakasal na kayong dalawa. Masaya, syempre. Kinakabahan. Iyak na si Raffy. Kinakabahan. Excited ako kasi malapit na kami magpakasyon. Syempre, after wedding, diretso muna, magpapahinga muna kayo dahil talagang busy-busy Maris every day, di ba? Yeah. Ang yung work. So, meron ba kayong message sa mga magulang niyo? Dahil ako lang. Sa balitang hali, weekday sa weekend. Syempre, salamat po sa patuloy niyong panonood ng balitang hali. Sana patuloy ko yung manunood sa suportahan niyo yung balitang hali. At saka, mawawala lang kami for a while, pero babalik agad kami. Parang naman tagal-tagal, pero mga next week. Hindi naman babalik agad kami. At syempre, message para sa isa't isa. Practice na to for the ganun talaga. Message sa isa't isa. Well, kasi lagi kami nag-uusap. Well, yun nga, best friends talaga kami. So, wala na kaming masasabi pa sa isa't isa. Partner. Okay. Tapos? Nararamdaman ko, mas excited ka pa. Kami, mas excited. Hindi, basta message ko, magpapatuloy yung friendship natin. Kasi alam ko naman na yun yung matibay na foundation natin. And of course, God will always be the center of our relationship para walang mahirap sa ating relationship pag siya nasa gitna ng ating pag-ibigan. Di ba? Yes! Exciting. Thank you so much, Marisa, for dropping by. Malayo nilakad mo. Salamat, Marisa. And Raffy, congratulations. Kay Raffy and best wishes. Thank you. Balik ka. Oh, tama. Tama na lang. Okay. Congratulations and best wishes. Nandito na ako. Yes! At mga kapuso, nako, sa Sabado na po ang kasal ni na Raffy at Marisa. Sama-sama po tayo sa pagdasal para sa kanila, para sa isang makabuluhan na marriage filled with love and children.